sa'yo, Tay. Baka si Ma'am Moira. Bakit si Moira? Pakiramdam ko po kasi parang malapit po sa inyo yung gagawa po sa inyo noon. Pero hindi ko po alam, Tay. Naalala ko, nag-away tayo bago ko pinuntahan si Annalyn. Parang si Zoe yung pinag-away namin. Huwag mo nang isipin yun. Hindi naman importanteng detalye yun eh. Huwag na ho natin pilitin si Daddy. Maalala niya rin ho yun. At kung hindi niya naman ho maalala, hindi na ho importante yun. Masaya ako kasi naalala ka ng tatay mo. Ang nanay mo ba naalala ng tatay mo? Diyosa! Halos wala na nga maalalang detalye ang daddy mo. Maaaring mabuo ulit ang pamilya natin. Maaaring mas mahalin niya tayo kaysa kay Lynette at kay Annalyn. Pwede ba ako magitawa? Huwag mo sabihin kay Moira. Siguradong lagot ako. I'll just get your phone. Doc Ray? Hello, Lynette. RJ? Nakitawag lang ako. Gusto kasi kita marinig. RJ, diba kagagaling mo lang? Eh, dapat mapalakas ka muna. Na-miss lang kita. Hindi mo ba ako namimiss? Anong namimiss? Nako, pwede ba ha? Magpalakas ka muna, intindihin mo muna yung sarili mo, ha? Pasensya ka na, Lynette. Pero palagi kasi kitang naiisip eh. I hope Michael takes good care of you. Kasama mo ba siya ngayon? Hindi. Wala si Michael. Kasi... Pakausap ako, dali. Pakausap. Hello? Doc RJ? Buti naman pala talaga, Doc. Nagising na kayo. Ano po? Ay, naku, Doc. Alam mo ba, na-break na si Lynette tsaka si Michael. Ang haba lang talaga ng kwento eh. At tsaka, Doc, wag na wag ka talagang lalapit dyan kay Moira. Ako na nagsasabi sa'yo. Doc, wag ka talaga lang. Tumigil! Sandali muna, Lynette! Bakit naman? Eh, kasi naman, siya talaga yung suspect namin kung bakit ka nag-distrasa dyan. Hello? Hello? RJ? Naku, RJ, pasensya na ha. Kasi alam mo tong si Diyosa kung ano-ano kasing sinasabi. Huwag mo siya siyang seryosohin, ha? Oo, sige. Babay na. Magpagaling ka, ha? Bye, Lynette. I miss you. O, sige. Bye-bye. Ikaw, kung ano-ano mo pinagsasabi mo kay RJ? Eh, tinawagan ka ni RJ. Wala namang ibig sabihin yun. Kinakamusta lang niya si Annalyn. Yun lang yun. Lovey Dubs, I missed you. Namimiss. Anong namimiss? Uy, baka mabinat ka, ha? Mag-focus ka sa sarili. Naku, bahala na nga kayo sa buhay niyo. Magbibis na ako. Huwag mo silang intindihin. I miss you. Pare, phone mo. Ray, may alam ka bang motibo para gawin sa akin ni Moira to? Ilang beses na kasi nabanggit sa akin na siya ang suspect. Pero hindi ko talaga maalala eh. Pare, Moira can be crazy. But I don't think she's crazy enough para gawin to sa'yo. At saka mahal na mahal ka nun eh. Dok, marami pa po kayong mails at saka gifts na naiwan po sa office ninyo. Sa totoo lang po, naghanda pa nga ng birthday surprise ang department heads para po sa inyo. Kaso lang, na-cancel naman po lahat. Surprise party? Opo. Naalala ko na. Gustong mag-abroad ni Robert for his birthday. At isasama niya si Zoe. Yung papel, yun yung itinerary ticket. Ayaw mo kong isama, kaya inaway kita. Eh, di ba sa abroad ako mag-celebrate ng birthday? Abroad po? Dok, hindi po. Wala naman po sa schedule na mag-out of the country po kayo sa mismong birthday ninyo eh. Are you sure? Di ba may itinerary ticket na ako? Dok, di ba po ako ang nagbubook po ng lahat ng flights ninyo for works and leisure? Nasa akin din po ang lahat ng files ng mga e-tickets po ninyo. Wala po talaga sa schedule ninyo na aalis po sa mismong birthday ninyo.
aling maputi na talaga namang blooming na blooming. Ganadong-ganadong pumasok sa eskwelahan. Bakit kayo? Sino kaya itechiwa inis, ha? Clue. Two letters. Starts with the letter R and ends with the letter J. Pwede ba kayong dalawa? Tumigil na kayo, ha? At ikaw naman, Josa. Hindi ako natutuwa sa sinabi mo kanina kay RJ, ha? Alin doon? Yung break na kayo ni Michael? Eh ba, totoo naman yun, ha? Hindi yun. Hmm? Yung tungkol kay Ma'am Moira. Bakit ba? Bakit mo sinabi kay RJ na siya yung suspect? Eh, di ba ikaw din naman dati? Siya yung suspect mo? Sumama lang ako sa'yo, eh. Tsaka concerned lang naman ako, no? Oo nga. Eh, pero diba, wala nga tayong nakuhang ebidensya. Ngayon, nagtanim ka pa ng maling duda sa isipan niya. At saka isa pa, traumatic yung nangyari kay RJ. Hindi ito yung tamang panahon para masabi mo yung mga ganyang mga bagay. Lynette, eh paano ko si Moira nga? Paano kung talagang plano ni Moira na tsugihin to si RJ? Oh. Yung tipong tatakban ng unan yung mukha, yung ganun. Oo, tapos yung dextrose talagang ganun ng laso, oh. Yung para sa daga, oh. Oh. Diba? Alam nyo, kayong dalawa, kung ano-ano yung mga iniisip ninyo, ha? Hindi nyo ba ito naisip? Kapag nalaman ni Ma'am Moira kung anong nangyari, sigurado ako, kay Annalyn niya ibubuhos yung galit niya. Naisip niyo yun? Diyan na nga kayo. Robert? Kamusta ka na? Moira, asaan yung itinerary ticket namin ni Zoe? Anong ticket? Di ba sabi mo, yun ang pinag-awayan natin? Asaan yung itinerary ticket at saan kami pupunta ni Zoe on my birthday? Hindi ko na kasi maalala eh. Bakit mo ba natanong? Robert, are you okay? Don't touch me, Moira. You're lying to me. Malalaman ko rin ang katotohanan. You're hurting me! Ano ba talaga ang totoo, Moira? Robert, Dr. Meneses said that you are prone to aggressive behavior and saying things na hindi mo naintindihan once waking up from a coma. I know what I'm saying. Bakit ang dami nagsabi na pwede ikaw ang suspect sa nangyari sa akin? Hindi ko alam. Sino ba yung walang hiyan nagsabi noon? Clearly, gusto nilang mawalan ka ng tiwala sa akin. Robert, maniniwala ka ba sa kanila? I'm your wife. Umalis ka, Mon. Robert. Umalis ka na! Thank you. Yes. Dr. Benitez! Anong ginagawa mo dito? Nagsisisi ka na dahil nireject mo ako? I am just here for work. Nakiusap si Dr. Lee sa akin na puntahan ko siya regarding dun sa pasyenteng na-operahan ko. Eh, bakit kailangan mo pa magpunta dito? Bakit hindi na lang sa phone? Gusto mo lang siguro ako makita? No, Zoe. Nandito kasi yung pamilya ng pasyente. If you have time, pwede tayo magkape. Sorry, busy ako. And I won't waste my free time with you. Zoe, pasensya ka na. Alam mo, maliit lang ang mundo natin. Halos lahat ng neurosurgeons magkakakilala. Baka one day maging magkatrabaho pa tayo. So wait. Lilinawin ko lang, ha?
Niyaya mo akong mag-coffee so we can treat each other professionally? Ayos ka rin, ah. Zoe... Okay lang. Okay na ako. Yes. Hello, anak. Oo, naimiss na kita. Oo naman. Hindi ko makakalimutan yun. Oo, pupuntahan kita dyan. Soon. I miss you, anak. I love you. Bye-bye. Lola! Ah! Apo! Lola, hatid ko na po kayo. Hindi, sige. Huwag na. Okay lang ako. Apo, pasensya ka na, ha? Sa lahat na ayoko yung... Nadadamay ka sa mga pinaggagawa ko, eh. Marami na ako naging kasalanan sa'yo na ginawa ko. Ayoko nang madagdagan pa. Kaya lang, talagang hindi ako makapagpigil pagdating dyan sa lolo mo. Lola, naintindihan ko po kayo. Pero sa totoo lang po, nalulungkot po ako kasi siyempre gusto ko po nakikita ko po kayo sa cafeteria. Ako din naman. Apo, mag-iingat ka. Maraming barakuda dito sa paligid-ligid ng hospital na to. Na naghihintay lang ng pagkakataon na sagtangin ka. Kaya, hasain mo na yung baby pangil mo. Sa lola talaga, ha? Ito, sa totoo lang, ha? Maging magalang ka. Pero huwag kang papaapi. Yun lang. Sige, mauna na ako. Ingat ka po pa uwi, lola. Annalyn! Balik ka nga dito. Paano ka nakapasok ng ICU, ha? At ano yung isinasalaksak mo sa utak ng asawa ko na ako ang may kagagawa na kung bakit siya nahulog? Mamaya, wala po akong sinasabing ganun. Sinungaling ka eh. Para kang nanay mo, pailalim kong gumalaw. Mamaya, wala po akong ginagawang masama. At bakit po ba galit na galit po kayo sa akin? Bakit? May kinalaman po ba kayo sa pagkalaglag ni tatay? Zoe. Ang sweet niya pala ng anak niyo. Pero sa bagay, I don't need you anymore. Gising na yung daddy ko from coma and he will fully recover soon. Maging normal na yung buhay ko. And you won't be a part of it. Paano kung malaman niya? He won't. Paano kung di kanya matanggap? Matatanggap niya ako. Matatanggap niya ako. Dahil mabait ang daddy ko. At mahal niya ako. Hindi katulad mo. Pero salamat na rin. I owe you my existence. But not my life. Don't you try and make me look guilty. Ma'am Moira, hindi ko po kayo pinagbibintangan. Nagtatanong lang po ako. Listen to me. Hinding-hindi ko magagawa sakta ng asawa ko dahil mahal ko si Robert. What I need from you is to leave this hospital dahil sinisira mo ang pamilya namin. Ma'am Moira, pasensya na po kayo, ah. Pero hindi po mangyayari ang gusto ninyo. Dahil lang ako po ko sa tatay ko na hindi po ko alis sa hospital na to. We'll see about that. No.
Bakit ang sakit-sakit, ang sasaktan pa rin ako. Bakit ganito? Hello? May ginagawa ka ba? Si Zoe kasi parang kailangan niya ng kausap. Puntahan mo siya dito. Hi, Doc. Good morning po. Mabuti po. Gising na po kayo. Doc, binalik po pala namin kayo dito kanina kasi tumaas po yung BP niyo. Pero ngayon po, nag-normal na po. Thank you. Doc, kinakamusta po pala kayo ni Fidel? Fidel? What are you doing here? I just want to give that to you. May kasamang shoulder to cry on yan. Kornin mo. Corny. Pero nandito ako para sa'yo. Come on, tell me. Si Ana rin bang dahilan? Bakit ka naman iiyakan yun? I hate her. You hate her, yet she cares for you. Did you know, tinawagan niya ako para lapitan ka at damayan ka? Talaga lang, ha? So, napilitan ka lang puntahan ako. Sige na nga. Zoe, wait! I want to be here for you. I asked Annalyn, bakit hindi na lang siyang lumapit sa'yo? Ang sabi niya sa akin, lalo ka lang daw maiinis. She doesn't want to aggravate whatever it is you're feeling. Kaya Zoe, please, tell me. What's going on? Nothing's going on. Kung bakit ako umiiyak, that's none of your business. At saka sa totoo lang, wala ka naman magagawa eh. Fidel? Yung sa Medtech Lab po, nasa Australia na po siya ngayon. Ka-message ko lang po siya kanina. Hindi niyo po ba siya naaalala? Ito po siya. Siya po, oh. Siya po yung sa DNA testing dito sa Apex. Huwag na huwag mong sasabihin kay Dad po. Okay? Nagpapa-siblingship DNA test sa uwi. Bigay mo muna sa akin yung mga resulta. Yes, Doc. Ito naman yung siblingship DNA test result? Yes, Doc. Naihabol ko pa bago ako mag-last day sa Lunes. Doc, good luck po sa mababasan niyo. That's impossible! Anak ko silang dalawa. Magkapatid sila. Are you sure tama ang test results? Yes, Doc. Triple check ko na po yan. Moira, niloko mo ba ako? Robert, what are you saying? Tell me, anak ko ba si Zoe? Paano mo sasabihin na hindi mo anak si Zoe? Then how can you explain this? This is a siblingship DNA test. Hindi match sila Zoe at saka si Annalyn. Talaga ang tatay ni Zoe. Yes, Robert, ikaw ang tatay ni Zoe. Then magpapa DNA test kami. No, Robert, please don't do this. Please, huwag mo na gawin sa anak mo to. Kawawa naman si Zoe. Please, huwag mo na itong gawin. Please, Robert, no! No!
Robert, sandali lang. Moira? Ba't ka nandito? Ba't mo ako sinusundan? Robert, alam mong nandito si Zoe. Huwag mo nang sasabihin sa kanya. Para mo nang awa! Nandito si Zoe? Huling-huli ka na, Moira. You better tell me the truth and then I'll stop. Robert, I am telling you the truth! Halatang-halata na guilty ka, Moira. You tell me the truth. Kung hindi, ako maghanap ng sagot. Eksakto, nandito si Zoe. Robert, please, huwag mo na idami ang anak natin! Nauubos ang pasensya ko sa'yo, Moira! You answer me! Anak ko ba si Zoe? Answer me! Hindi! Hindi mo anak si Zoe! I'm so sorry, Robert. Sino ang tatay ni Zoe? Sino? Ah, ayaw mo sumagot, ha? Robert! What? Robert! What? Robert! Si Moira. Yes po, Doc. Ipapapage ko po si Ma'am Moira. Walang hiya ka, Moira. Sinungaling ka! Annalyn, anak. Naalala ko na lahat ng nangyari. Si Moira. Siya ang dahilan kung bakit ako na-aksidente. Natakot siya na sasabihin ko kay Zoe ang katotohanan. Nalaman ko na kasi na hindi ko tunay na anak si Zoe. Annalyn, ikaw lang ang tunay kong anak. Ang nag-iisa at tunay na tanyag. Masakit na matagal na ako niloloko ni Moira. Pero mahal ko pa rin si Zoe. Kahit ano pang malaman mo about sa kanya. Sana wala magbago sa inyo. Sana ituring mo pa rin siyang kapatid. Sinasabi ko to sa iyo. Just in case may mangyari sa akin, gamitin mo to bilang ebidensya laban kay Moira. Pinapatawag mo daw ako? What's wrong? Moira. I'm sorry. Sorry for what? Naalala ko na ang lahat nangyari. Nalaman ko na kung bakit tayo nag-away noon. Si Zoe. Nalaman ko na hindi ko siya tunay na anak. Kaya mo ako nahila sa hagdan. Robert, what are you talking about? Magpahinga ka muna, ha? Moira, huwag kang mag-alala. Hindi kita ipapakulong. Alam ko, nakasalanan ko. Alam ko na ayaw mo lang saktan si Zoe, kaya mo ako nahila sa hagdan. Pero, wala kang kasalanan. Robert, I'm sorry. Ayaw ko lang masira kay Zoe. Pero ayaw mo akong pakinggan, kaya nahila kita. But I never meant to hurt you or anything like that. Did you call for help? No. I'm sorry, nataranta ako eh. Nagpanik ako. Alam ko kung hihingi ako ng tulong, malalaman ni Zoe ang katotohanan. I'm so sorry, Robert. I'm so sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Handa mo na ang sarili mo. Ganito kasi yung nangyari sa tatay ni Lynette eh. Nagkasakit, ospital. Tapos, nung bumuti ang pakiramdam, akala ko madi-discharge na namin, pero namatay din. Lola, hindi po mamamatay si tatay. Di ba niyo yun din yung isang anak ni Dr. Tanyag? Yung legitimate daughter? Get her for me. Ikaw na bahala dyan. Nagpapatawag ng family meeting si Dr. Ha? Bakit? Ano nangyari kay tatay?
Dad, ang kulit. Papunta na ako dyan. Nadidelay lang ng konti yung flight ko. But I really hope na kapag nakita ko ni Oben, makikilala niya pa ako, ha? You know, it's been years. Talagang inuwi mo pa yung trabaho mo na kaysa sa tatay mo. Anong klaseng anak ka? Gusto ko man pumuntahan yung tatay ko, pero hindi po po pwede. At mas may magagawa po ako para sa inyo kaysa magmukmuk po ako.